Alright, so ngayong araw na to magdadiagnose tayo ng engine stalling or palyado na makina. So itong unit na to is Hyundai Accent gasoline. So yung concern na may-ari, malakas yung vibration, tapos namamatayan siya ng makina. So try natin pa andarin. Lakas ng vibration na feel mo dito. So kung naka-aircon yan, kahit hindi naka-aircon, malakas pa rin yung vibration, lalo na pag naka-aircon. Oh, nagdo-drop yung RPM nya. Oh, oh. Ito yung RPM nya, nagdo-drop. Ano, aircon ko ha. Oh, oh. Pumapal ya. So tingnan natin dito sa makina. So yan, malakas ng lakas yung vibration. So bali ito, napalitan bago na yung mga spark plug niya. Napalitan na yung spark plug. So para malaman natin kung saan dito yung hindi gumagana, bubunutin natin isa-isa yung ignition coil, yung connector. So pagbunot natin, dapat magbabago yung andam ng makina. So itong ignition ng coil number 1, ayan. So nung binunot natin, wala, ganun pa rin. Dapat magbabago yan. So ito yung ignition number 2. Yan o. Parang mamamatay yung makina. So number 3. Ayan. Lakas. At number 4. Ayan, wala talagang ano, wala siyang reaction. Ang binunot natin, ano, walang reaction. So possible dito yung may problema. So may reaction lang itong number 2. Binata. Yan o, namamalya. Pero nagre-react siya pag binunot mo. Ayan. Tapos pumipino yung andar pag kinabit mo ulit yung connector. So itong number 3, tignan natin. O, gumana din, nagre-react. So bali itong dalawa medyo gumagana pa. Itong number 1, yan, wala, walang reaction. So napalitan natin ng spark plug. So papalitan natin ngayon itong 1, 2, 3 na 1 na ignition coil. Sabi kasi na mayari itong number 2, ano to, bago na. So papalitan natin, tapos titingnan natin ulit mamaya kung nag papalya pa rin yung makina. Sige, start. Kung ito na yung mga bago, ano, nakabit na natin. So kung mapapansin ninyo, ang layo na andar niya kanina, lakas ng vibration. So ngayon, nung napalitan na natin ng ignition coil, tatlong ignition coil, umuki na yung andar niya. So pa aircon nga, Ken, kasuyo.
So kanina nung nag aircon tayo, tumasayaw yung makina. Sagod, lakas ng vibration. So ngayon wala, nawala yung vibration niya. So goods na yan. Pwede natin i-release yan. So ganun lang ano. Ito kasi mga Hyundai Accent, kadalasan nasisira dito itong ignition coil. Pag tumagal na sa ignition coil. So syempre, unahin nyo muna pagpalit yung spark plug. Kasi itong mga ignition coil, medyo may kamahalan din to. So, yung advice natin dito sa may-ari, na palitan na lang lahat ng ignition coil para hindi pabalik-balik yung sakit niya, no? Kasi pag napundi na yung isa, may possibilities na hindi na rin magtatagal itong ano, yung ibang mga ignition coil. So mas hanggat maaari, kung may budget, palitan na lang natin lahat para less hassle, hindi ka pabalik-balik dito sa shop, huwag din sa pinagpapalitan ninyo. So yun, so far ngayon okay na to. Kitang-kita naman sa makina, sa under niya, na nag-okay na yung ano, yung under niya. So pwede natin to i-release sa may-ari. Itong ano to, itong concern na to, no, walang check engine dun sa dashboard, wala kang makita ang check engine, pero ang lakas ng vibration ng makina. So yun, nung tinignan natin, first step muna, unahin muna natin yung mga basic. So una, palit tayo ng spark plug. Pag hindi nakuha ng spark plugs, yun, doon na tayo pupunta dun sa ignition coil. So kung for example duda kayo, for example itong ano na to, number 1, pag binunot nyo yung connector ng ignition coil, tapos wala siyang reaction, para ma-confirm nyo na ignition coil yung problema, pwede nyo itong pagpalitin yung dalawa. For example, ito, okay. Nung binunot nyo yung connector, tapos nag-react yung makina, nag-vibrate. Sabi sabihin, itong ignition coil na to, gumagana. So, ito, hindi. So, para ma-confirm nyo na ignition coil yung problema, pagpalitin nyo yung dalawa. So, ito, ilipat nyo dito sa number 1, itong number 1 naman sa number 2. So, pag, tapos, paandarin nyo, tapos, pag binunot nyo ulit dito, tapos lumipat naman yung hindi gumagana, nandito sa kabila, so, confirm, ito yung may problema, ignition coil yung problema. Pag lumipat yung walang reaction nung pagbunot ninyo. So, ganun lang yung kasimple yung pag-diagnose nitong ano, ignition coil. So, especially dun sa mga may-ari ng Hyundai Accent, no? Ito yung kadalasan na nagiging problema niya. Itong ignition coil. So, bali itong tatlo, ngayon, tinalik na namin is, ano yan, original. Itong isa, sabi na may-ari, hindi itong original eh. So, mas maganda sana kung sabi ko sa kanya, sana ginawa niya na lang apat yung binili niya. Kasi para pantay-pantay silang apat. Siyempre, mas maganda pa rin pag original yung ikakabit natin dito sa ating mga sasakyan. Lalo na pag ignition coil yung pinag-uusapan natin. Pero kung wala kang choice, for temporary, pwede naman yung ano, ibang brand, mga replacement. Pero kung meron naman, meron kang budget, mas maganda palitan na lahat ng original. So, ito yung mga spark plug na binili niya. No? So, Hyundai. Ito yung part number 27301-03200. So, ito yung swak dito sa ignition coil. So, ito yung mga luma. Luma mga ignition coil, no? So, yun. Sana may natutunan kayo dito sa video na to, and maraming salamat. Kung hindi pa kayo napag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod pa naming mga videos. And maraming salamat. Thank you.